Magandang araw sa inyo mga katubo, no? Kasi maraming nagtatanong sa akin ngayon bakit na daw hindi na daw ako nagsasanitary. So ayan, sasagutin ko na yung mga katanungan nyo kasi wala na akong masyadong na-upload dun sa vlog ko mga katubo. Kaya po mga katubo, hindi na ako nag-upload, hindi na ako gumagawa ng mga sanitary at kung ano-ano pa pag-upo ng mga inodoro. Dahil po, isa na po akong small contractor. Dati po akong helper, naging tubero. Tapos ayun na, nung natuto na ako sa pagtutubero mga katubo, naging finishing ako. Nagkakabit na ako ng kung ano-ano, mga inodoro, mga urinal. So ayan, may nagtanong kasi sa akin kung magkano nga daw ba yung pakyaw sa isang unit sa sanitary piping installation. Depende lang po kasi yan mga katubo, no, kung gaano kalaki yung papipingan nyo. Doon po kasi nagbabase kung malaki o maliit. Kasi dati mga katubo, nung nagsa-sideline pa ako, marami pong kumukontak sa akin, nagpapagawa sa akin ng mga shower, mga bidin, mga ganyan, mga lababo, mga grease trap, tapos yung mga alulot, tapos yung pagkaabit ng inodoro. Depende kasi mga katubo yung laki ng papipingan nyo kasi mababa nabigay ngayon sa piping installation sanitary ay nasa 2.5. Mayroon pa nga natatandaan ko nung una mga katubo, nung may kumuha sa akin, ang bigay sa akin ay 3.5 sa isang sa isang unit. Hindi ganun kalakihan yung ginawa natin mga katubo. So yun, medyo malaki na yun para sa akin mga katubo yung 3.5 yun. Pero pag sa iba mga katubo, bibigay lang sa'yo yan mga 2,000, mga ganyan, mga 2.5. Meron pa ka mga katubo, 1.5 lang yung isang unit. Sa totoo lang mga katubo, naranasan ko yan yung mga inu-offer sa akin dati na medyo mababa, tapos medyo may kalakihan yung mga piping sanitary. Hindi ko kinakagat yung yung offer kasi mga katubo, pinapasa ko rin kasi yan sa ibang tao Pinapasa ko rin yan, namamakyaw ako, tapos pinapasa ko rin yan sa ibang tao. Kawawa naman po kasi yung tao na pagpapasahan mo. Halimbawa, yung kuha mo lang ay 2,000, tapos ibibigay mo sa kanila ay nasa 1,300 lang, mga ganyan, o kaya 1,200. So medyo maliit para dun sa mga gagawa mga katubo. Hindi bali na yung sa akin yung makuha ko maliit kasi hindi naman ako yung gagawa mga katubo. Ang pinagbabasihan ko mga katubo yung gagawa para hindi naman malugi, hindi ka iwanan, tapos walang problema. So yun mga katubo, nung January pa po ako nauntrata, tapos pinapakontrata ko naman sa ibang ibang tao. Yung bigay ko sa isang unit mga katubo, medyo okay naman, hindi naman lugi yung pinagpasahan ko. Yung sa akin, kahit magkano na lang yung matira sa akin, wala naman pong problema sa akin, basta wag lang malugi yung mga gumagawa mga katubo. Kasi ako, hindi naman po ako yung gumagawa. Yung po yung pinagbabasehan kasi yung laki ng CR, yung papipingan mo. Yung po yung pinagbabasehan natin kung magkano yung singil natin. Matan din naman tayo mga katubo na mag-total kung magkano yung sisingilin natin dyan. Yung kliyente mo, may karapatan din na bibigyan ka ng presyo kung magkano. Tapos ikaw naman, halimbawa kung nababaan ka, pwede ka rin naman magsabi sa kliyente mo na medyo mababa, baka pwede mo naman atasan. Depende lang naman yun sa usapan yung mga katubo. Kasi yung iba, kasama yung hanger, kasama yung testing. So yung akin mga katubo, kasama na yung hanger, kasama na rin yung testing.
So yan, ang bigay ko mga katubo, medyo okay naman pero hindi ko sasabihin sa inyo. Hindi naman lugi yung ano, gumagawa mga katubo. Alam kong nanonood naman yung ano, tao ko. Naman silang masasabi tungkol dyan mga katubo kung magkano yung ano, binigay ko. So yan mga katubo, ngayon, ang ano, ang hawak ko ngayon mga katubo ay mga riser, waterline, waterline looping. Yung waterline natin mga katubo, dalawa. Yung isa, waterline PPR para sa mga units. Tapos yung isa naman mga katubo, waterline ABI. Yung po yung ano, nakuha ko mga katubo, waterline PPR, waterline BI, tapos riser, ang mga downspout, tapos aircon drain, yun po yung ating ano, nakuha. So yun lamang mga katubo, no? maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking channel.